Magandang araw po. Magbibigay tayo ng mga tips tungkol sa masakit ang paa, tuhod, binti, pati likod. Marami na po ako nagawang video pero libo-libo pa rin nagtatanong, masakit ang paa nila, hindi nila alam anong gagawin. Doc, tulungan mo ako. Unang-una po, tuturo ko sa inyo yung mga stretch, masahe, kung anong gagawin ninyo para gumaling kayo. Pero kailangan po pag-iisipan nyo at pag-aaralan nyo rin maigi. Hindi kasi siya simple. Kailangan ng talino, aralin. Pag di nyo maintindihan, tanong nyo sa magulang nyo, sa kapatid nyo, research nyo. Ngayon, ang isang magandang tip, pwede kayo mag-biking, no? Kung masakit ang tuhod nyo. Pag nagbabike kasi kayo, walang stress sa tuhod yan. Walang bigat sa tuhod. Hindi katulad ng jogging, basketball, sasakit ang tuhod nyo. Ang biking, mas relax ang tuhod kahit stationary bike po. Magbibigay po tayo ng tips sa masakit na katawan. Umpisahan po natin sa paa. Kadalasan kasi ang problema, mga 30% of the time nag-umpisa sa paa. Tingnan nyo po kung meron kayong flat feet. Ang ibig sabihin ng flat feet, dapat kasi may kurba to. Ito nangyari, nawawala yung kurba. Katulad ko, medyo flat feet ako. Kaya nagpa-flat. Pag nag-flat yan, sasakit po ang paa ninyo. Nakita nyo yan, ha? Nag-flat feet itong kanan, sasakit ang tuhod kasi tatabingi nga po lahat. Ganito po gagawin para malaman nyo kung flat feet kayo o hindi. Habang nakatayo, maganda itong ginawang example nitong mga nagbibideo, maglalagay po kayo ng pencil or ball pen. Dapat yung ball pen na yan, papasok dito sa paa ninyo. Yan, dapat nakakapasok. Dapat may espasyo. Pag walang space sa loob, ibig sabihin, flat feet kayo. Ito, hindi siya flat feet. Ang ganda ng kurba, oh. Oo, maganda. Tapos, dahil hindi siya flat feet, diretsyong-diretsyo itong Achilles heel. Yan po ang tama. Yung akin, bumabagsak, tumatabingi ito. Marami sa atin yan ang problema. Pag nag-flat feet, iikot ang tuhod, sasakit ang tuhod, sasakit ang balakang, sasakit ang likod, pati shoulder babagsak. Kaya kung sumasakit ang katawan nyo, tingnan nyo muna, baka flat feet. Yan ang isang dahilan. Tapos, sasakit na rin ang tuhod po ninyo. Kaya knee pain, tuturo ko mamaya lahat, ha. Ang isang exercise, kung may flat feet, ginagawa ko po to, pwede kayo kuha ng tuwalya, tapos kukunin nyo yung tuwalya o kahit anong tela. Mga 10 times ginagawa para magkurba yung paa ninyo. Yan. Ito po yung exercise na tinuturo ko. 10 times ika-curve nyo yung paa mo. Parang kina-curve mo siya para tumigas itong mga ligaments at muscle dito sa paa natin para magkakurba yung flat feet. Pwede rin yung ganitong exercise. Yan. Pakita natin, Doc Lisa. Ito po, meron tayong mga solution para ipakita sa flat feet. Ito po, pag flat feet po kayo, tapos ito na, ilalagay po natin yung mga insole. Alam niyo po, marami sa atin gusto lagi nakachinelas, nakapaa. Pero kung flat feet po kayo, bawal na bawal magpaa o magchinelas kasi lalong sasakit ang paa ninyo. Kung ang problema nyo po, itong mga binili ko mga insole para sa sarili ko, tama-tama tuturo ko sa inyo. Kung masakit lang ang paa nyo, may kalyo lang, wala naman kayong flat feet, pwede itong pampakapal lang, pampalambot lang, ha, para hindi magkakalyo. Pero meron ding ginagawang insole na orthotic. Ito yung medyo mahal. Mahal na pabili ko nito. So, ginagawa to, special to. Meron din sa Pilipinas, meron din sa abroad. Pakita natin, Doc Lisa. So, sinukat to para sa paa ko at nakataas siya. Nakita nyo, mataas yung arch eh. Kasi nga, flat feet ako, nilagyan po ng arch. Pero ang problema ko dito, minsan masakit eh. Kung gagamitin nyo to, siguro mga 30 minutes a day lang, pakonti-konti lang. Kasi sasakit din yung paa nyo pag hindi kayo sanay. Ang isang ginagamit ko ngayon na mas suabe, yung ganito po, binibili ko lang sa mga tindahan. Actually, saan ba to? Ito, Dr. Kong eh. Oh, no relation. So ito, dahil flat feet ako, pinili ko yung may arch. Arch level 1 to. Ito po, arch level 1. Ang ginagawa natin dito, sa sapatos natin, pakita natin, Doc Lisa, kasi ang mga leather shoes natin, very flat yan. No? Kita mo, wala siyang arch. Oh. Very flat. Pakita natin, Doc Lisa. Tapos ipapasok natin ito. Tinanggal ko yung ano niya, yung pinaka-sole niya, pinalitan ko nitong may arch. Kita nyo ang ganda, oh. Nakataas siya. So, may suporta sa flat feet.
pag nasuportahan yan, mawawala yung sakit ng tuhod at sa balakang. Pero syempre, ang paggamit nito, dahan-dahan lang. Ayaw mo rin biglain yung katawan mo. Kung medyo yung konting arch lang, pwede na po yun. Ang pinaka-komportable sa akin sa lahat ay rubber shoes. Kung sumasakit talaga katawan nyo, walang masama. Hanap kayo ng rubber shoes na bagay sa inyo. Piliin nyo yung tamang-tamang arch, katulad nito, Doc Lisa. Ito yung pinaka-gusto kong arch. Mga 4.0 to, middle arch ng Nike. Nakita nyo, may sarili na siyang arch. Yan. So, kahit bagsak yung paa ko, pag naka-rubber shoes ka, very comfortable. Sinusuot ko to halos buong araw. Kahit sa gabi, ito nang ginagawa kong chinelas. Meron akong shoes na pang chinelas para ma-support. Plus yung mga exercise na tinuturo ko po. So, pinakita ko po sa inyo paggamit ng arch support or ng insole. Mas gusto ko yung kahit rubber shoes na lang, may sariling arch. Imbis na flat feet kayo, pinakita ko na po sa inyo paano i-check ang flat feet. Bibili kayo ng tamang-tama lang, konting arch para dumiretso. Mawawala din ang sakit sa tuhod. Pag masakit ang tuhod nyo, syempre mas maganda pa rin pa-check tayo sa doktor nyo, sa isang rehab medicine doctor, orthopedic surgeon. Minsan alam nila itong, marami ako nakitang doktor siguro kalahati alam itong mga stretching. Pero yung iba medyo hindi naniniwala So mas para sa akin ang laking tulong nitong mga therapy na to Yan. Pero try nyo pa rin po, mag-consult kayo, pwede rin naman pa x-ray. So ang unang tip, masakit ang tuhod, bukod dun sa i-check kung flat feet, papamasahin natin ang paligid ng tuhod. Tapos i-stretch natin yung muscles. Tapos meron tayong mga exercise na tinuturo. Number 5, sabi ko, rubber shoes, sapatos na malambot. Para hindi matagtag yung mga buto natin. Imbis na buto ang masisira, sapatos na lang ang masisira. Kasi kung hindi, pagtuhod natin nasira, magpapa-opera tayo. Daan-daan libo po yan, di natin kaya yan. Magpapayat, huwag masyadong mataba. Kasi kung sobrang taba, sasakitin ang tuhod. At yan po mga tips natin. Pag masyadong mabigat o yung may flat feet o ibang matigas ang mga litid, nagkikis-kisa ng buto natin sa tuhod. Yan po, namumula, namamaga. Sakit po niyan. Ang gamutan dyan, gamutan sa sakit sa paa, sa tuhod, ay para sa akin po, hindi po pain reliever. Ako never ako gumagamit ng pain reliever. Kasi ang pain reliever, pwede naman paminsan-minsan. Pero para sa akin, baka magka-kidney failure kayo, masira ang kidney nyo, mabutas ang tiyan, dumugulang. Yan ang mga side effect ng pain reliever. Mas maganda, hanapin yung dahilan bakit sumasakit, ayusin yung katawan para mawala yung sakit. Kasi kahit ilang pain reliever inumin mo, sira pa rin Dikit pa rin yung buto Ganito po gagawin natin. So para lumawag yung mga litid na nakapaligid sa tuhod, pinapamassage. Kung merong magmamassage na ibang tao, maganda. Kung wala, merong mga roller. Tumitigas kasi itong mga muscles dito. Pwedeng dito tumigas sa harap, sa quads. Pwedeng tumigas dito sa ITB. ITB tawag dito. May band dyan. Maganda kung may nagpapamassage. Ito po yung mga nilulubag natin. Ito mga ITB. Yan, tumitigas sa akin. May nagtetherapy po sa akin. Sa quads, tumitigas din yan. Ito, Lisa, iliotibial band. Ito, runners yan Runners pain. Tapos, bukod dito sa hita, niluluwag natin, minamasahe, pamasahe po kayo. Meron din dito sa tabi, yung peroneal muscles, tibialis anterior. Nako, yan ang tumitigas sa akin, minamassage din yan. Para lumambot. Kasi pag tumigas po yan, nagka-scar tissue, hindi nagagana, sisikip na to. Masakit na lahat yung buong katawan mo. Ayaw na gumana yung muscle. Ito, bukod sa harap, dito rin sa likod. Yung gastrocnemius, konting release din and masahay para maging condition ang muscle po ninyo. So, massage ang napakahalaga para dito sa tuhod, sa likod, at sa paa. Sa paa, meron ding massage. Massage sa paa, tinuro ko nga, Doc Lisa, pakita natin. Yung mga ganito po, minamassage yan dito. Dinudurog itong muscles, yung mga matitigas na scar tissue dito, pati sa harap.
may stretch tayong pagganyan, gawin several times, may stretch tayong pagganyan. Para sa tuhod, aralin nyo po maigi. Pakita natin, Doc Lisa. Ito. Yan, knee to chest. Napakasarap po nito. Back stretch din yan. Ito po, pang quads to. Marami tayong mga videos, pero ito lang mga ibang sample ng mga stretches na gagawin po ninyo. Bukod sa pag na-stretch na, na-masahe na, na-stretch na, kailangan nyo ng exercise. Bakit exercise? Para magkaroon kayo ng muscle. Pag masakit ang tuhod, wala nang, hindi na ginagamit, takot na maglakad, hihina ang muscle. Lalong hihina, wala na. Ang muscle ang nagdadala sa buto. Pag malaki muscle mo, kakayanin yan. Kahit mabigat kayo, kahit may masakit, kaya ng muscle. Nalito po exercises yan. Merong leg raise, mga 10 times. Merong bridging, ito, mga 1 second, 10 times, pag kaya nyo po ito. Pag wala ng back pain, kaya na to. May mga knee extension exercises. Mga 10 beses lang, huwag din sa sobrahan. Kahit anong exercise sa paa, makakatulong yan. Ito po, heel raise. Maganda rin to sa flat feet. Pagtaas, dahan-dahan na pagbaba. Tapos ito, pamparelax din to, tinataas-taas yung paa. Yan, butt kicks. Pwede nga hanggang dito eh. Hanggang sa may balakang ang... Ito lang po ang ilan sa mga exercises na pwede nyo gawin para sa mawala yung sakit. At ito po, napakahalaga. Para sa back pain. Kasi kasama na po yan eh. Connectado na lahat. Mula paa, tuhod, lahat yan magkasasakit po. Magpapamasahe tayo doon sa marunong. Huwag masyadong hard, medium lang, tamang-tama lang. Ito po yung mga tumitigas, yung mga muscle dito sa may likod. Tawag natin dyan QL, quadratus lumborum dyan. Sumisikip yan. Pag tumabingi, sisikip yan. So ito yung dinudurog, minamasahe, mga 5 to 10 minutes hanggang lumuwag. Dito sa may sacrum, dito ang piriformis. Kung namamanhid po paa ninyo, namamanhid ang binti, naiipit yung sciatic nerve. Dito rin yan lumalabas. So, ito yung mga minamassage na parts. Actually, lahat eh. Pero ito yung mga target natin. Pwede rin imasahe dito sa may side. Ito po, oh. Sa may... dito sa crest ng buto. Dito rin. Dito rin. Sa may ITB na to. At ito po, itinuturo natin ulit sa may sacrum. Tsaka yung mga trigger points. Yan po ang mga trigger points na pinapamasahe. Dahan-dahan lang po, ang minamasahe yung muscle. Hindi yung buto. Okay? So, sana po nakatulong itong mga tips ko sa inyo. Aralin nyo po maigi kasi kailangan nyo talaga aralin yung katawan ninyo. Tingnan nyo sa salamin. Magpatulong kayo sa kaibigan nyo. Manood kayo ng videos ko. At pwede rin magpa-check sa doktor. Pero kailangan yung pag-aaral ninyo. Kasi alam ko ang dami nga nagtatanong. Ang sabi ko nga, aralin nyo maigi. Research nyo maigi kasi hindi naman natin kaya magpakonsulta lahat. Research nyo maigi hanggang mahanap nyo. Nandyan na po yung solusyon. Aralin nyo lang po maigi. God bless po. Pakita ko lang po konting stretches. Ha? Ito po yung mga simple stretch para sa hamstring. Lagi ko ito ginagawa. Mga 10 seconds. Kabilaan po yan. Ha? Gawin nyo yan. Mas matagal po. Mga 10 seconds. Pwede nyo i-atras. Para sa gastrocnemius, ito po ginagawa ko. Ano, may stretch dito sa likod. Pakita mo, Doc Lisa. Oh. Tamang-tamang stretch lang ba nat mga 10 seconds. Araw-araw po, tapos i-massage. Para hindi sumakit ang paa. Tapos yung heel raise, yung ginagawa kong heel raise. So yan, oh. Tiptoe, tapos bababa ng dahan-dahan. Heel raise, tapos bababa dahan-dahan. 20 times ko yung ginagawa. Sa likod naman, meron tayong mga stretch dito sa side. Ito po. Dito sa may mid-back na i-stretch. Ayan, no? 10 times, pampainit. Tapos ganito po. Two fingers up. Talagang paghihirapan niya eh. Kung hindi, hindi aandar yung katawan eh. Tapos ito po, naka-bend yung knees. Lagi ko ito tinuturo. Tapos yan, mid-back. Ma-stretch ang likod. Ang pinakamasarap na stretch sa likod, yung knee to chest. Yung nakahiga kayo, dalawang
tuhod, nakaipit sa chest. Mga 10 seconds, gawin nyo 3 times every day. Malaki pong tulong. Salamat po. Sana po nakatulong sa inyo.